Ngayon ay alas 8:18 ng gabi, November 24, 2015. Na-inspire ako kay Jim Rohn sa video niya nung minsang pinanood ko. Sabi niya doon, wag daw natin gawing filing cabinet yung utak natin. At sabi din niya na lahat ng mga natututunan natin o lahat ng mga gusto natin gawin sa buhay, eh dapat isinusulat natin. Dapat meron tayong journal. So, ang ginawa ko minsan, sinimulan ko mag-journal. Pero tamad ako magsulat. Kaya naisip ko, ito na lang ang gagawin kong journal. So, ngayon, sisimulan ko ang aking journal. Si Jim Rohn, siya yung isang ang trabaho niya dati nag-aano lang ng gagatas ng baka hanggang sa napasok siya sa isang part-time at saka nakilala niya yung mentor niya at doon nagsimulang gumanda yung buhay niya. So, na-inspire ako sa kanya. Kaya sabi ko, siya na yung aking mentor. Maliban dun sa mga upline ko na nagtuturo sa akin sa network marketing, siya na yung upline ko. So, ito ngayon ang aking simula ng aking journal. Maaaring sa susunod na video, isusulat ko muna. Aalamin ko yung mga goals ko, iisipin ko yung mga goals ko. Ibi-video ko din para pagdating ng araw, balikan ko tong video ko na to. Makikita ko kung nagawa ko ba yon. O natupad ko yung mga goals ko. So, sana sa tulong ng Panginoon, sa pagsisikap, at sa mga sa kumpanya na pinasuha ko ngayon sa Royal, sana maabot ko yung mga pangarap ko. Minsan, isang taon na nagsisimula ako, isang taon, mahigit isang taon na na nagro-royal ako. Pero, hindi pa ako kumikita. Iniisip ko, paano ba kumita? Ano ba yung mga hindi ko nagagawa? Ano yung mga kailangan ko pang dapat gawin? So, nung napakinggan ko yung video ni Jim Rohn, isa sa mga sinabi niya doon na hindi lalayo yung kita mo doon sa personal skills mo. So, kung ang level of ano mo, yung kaalaman mo ay hanggang dito lang, o yung skills mo ay hanggang dito lang, hindi maaaring yung kitain mo ay hanggang dito. So, kumbaga, kung ano lang yung level of skills mo, ganun lang din yung maging kita mo. Kaya, dapat pala hindi ako ma-postrate dahil hindi pa ako kumikita. So, naisip ko o natutunan ko doon na ang dapat kong gawin magtrabaho kong mabuti kung paano ko mapapaunlad yung skills ko nang sa gayon, matupad ko yung mga gusto kong kitain, yung level na gusto kong kitain. At saka, isa pa, dapat, hangarin ko din na makatulong ako sa ibang tao sa pamamagitan ng negosyo na to. Kasi sa pamamagitan ng negosyo na to, ma-educate mo yung mga tao o yung mga prospect mo kung paano ba kumita. Kumbaga, tuloy-tuloy lang sa pagsishare ng business kasi sabi nga ni Matt Morris, ang network marketing hindi yung pagpilit sa mga tao na kumita. Ang network marketing isang paraan, kumbaga, to educate people, to show them kung ano yung ginagawa mo, at saka collective decision.
kung ano man ang maging decision nila, tanggapin mo. Lagi diyang sinasabi yung waiter's analogy, yung analogy ng waiter. Na ang waiter, kapag pumunta sa iyo bilang customer, inalo ka niya ng desserts. Hindi naman lahat ng customer ay gusto ng desserts. Kumbaga, kapag umayo ka sa kanya, nireject mo siya, lilipat lang din siya sa kabila at mag-aalok uli siya ng desserts. Ganun lang din yung network marketing. Kung ayaw doon nung isang tao, lipat ka lang din sa kabila. Kasi hindi naman lahat ng tao ay gusto ng desserts. So, isa sa mga natutunan ko yan na dapat tanggapin ko. Kung meron mang mga ibang tao na hindi nagugustuhan yung trabaho o profesyon na pinili ko ngayon, eh tuloy-tuloy lang. At saka laging kung sinasabi o isa sa mga natutunan ko din na sa network marketing, dito matututunan mo kung paano magtrabaho as a group. Kasi iba yung lakas o working group is a powerful, kumbaga. Kasi nasusulat nga sa Bible na if one or two people or if two or three people agree to a common purposes, nothing is impossible. So kung meron dalawa o tatlo na tao na nagkakasundo sa isang layunin, walang imposible. Kaya isa 'yan sa mga lagi kong iniisip. Kaya ang isa sa mga goal ko makakita ng dalawa o tatlo na kagaya ng aking vision. So, pag natagpuan ko na sila, sa simula, kami yung magsisimula kung paano namin palalakihin yung grupo at magtatrabaho sa isang vision. At ang pinaka team namin, let's go, do it.